siya ngayon, hindi katulad dati. Eh, kaya lang, parang may mga binabanggit kayong mga ano tawag ito, yung mga... Basura. Oo, sabotage na nangyayari. Pero malay natin, di ba? Kasi di ba dati natatandaan mo yung mga konting container na mga basura na galing sa ibang bansa? Yes, ma'am. Malay mo, di ba? Ganun ang mga nangyayari. Kunyari, dadalan sa palko, pero bubuhos nila doon. Posible din yan, ma'am. Oo, di ba? May mga kasabuan. Malay natin, sana yung mga tao magkaroon ng concern sa dagat. Hindi lang dito sa Manila Bay, kundi sa iba-ibang parte nitong Baywo. Kasi kung tayo dito sa Manila lang magkakaroon ng concern, eh yung ibang lugar sa Cavite, sa iba-ibang mga lugar, hindi sila concern. Wala, rin useless lang ang pag-aani natin dito. Sa aking YouTube channel. So ito po mga abayan, oh grabe. Biyaya ng karagatan ng Manila Bay, oh. Ay, kabayan. Oh grabe, ang dami. Ayan mga abayan, oh. So yung ating idol talagang busy-busy sa paghihimay, paglilinis ng tahong. Grabe mga abayan. Pero medyo maliliit pa rin. Ang dami. Kabayan, binibenta niya ito? Oo. Magkano? Ha? Sa palengke, per kilo na ho yan. Magkano per kilo? 50 po isang kilo. Yeah. 50 isang kilo. Medyo maliliit pa kasi, hindi pa gano'n po. So idol, ilang sako to idol, yung tahong na ito? Isang sako lang ho yan. Isang sako ito? Isang sako lang pag nalinisan. Lahat? Pag nalinisan, isang sako na lang. Saan ka nakuha doon sa orange na barrier? Iyo. Yan sa may breakwater. Sa may breakwater dito, sir. Diyan na mismo din natampot niyo diyan. Eh, sir, nakakabit diyan si sinusunod. Nakakabit sa bato? Oh, nakadikit sa bato. Ah, nakadikit sa may bato sinusundot. So ito mga abayan, yung mga tahong na ito na sobrang dami buhay na buhay. Inyo nakita na buhay na tahong. Doon po nila yung makuha mga kabayan sa breakwater na yon, no? Doon sa may pinakadulo mga abayan. Ayan o, doon po. Ayan. So doon po galing ang mga tao nito mga kabayan. So, bali ito mga kabayan, pagkatapos na himayin or linisin, ang bentahan sa palengke ay 1 kilo, 50 pesos. No? Kabayan itong tahong na ito. Grabe, napakarami. Idol, mga ilang minuto mo ito bago malinis. Talaga. Mga 2 oras po yan. Ah, mga 2 oras ang paghihimay nito. Sa dami pa naman mga kabayan, no? Talagang hindi lang yan 2 minuto talaga. Mga 2 oras. Grabe, ang dami. So, ayan po yung ating kababayan na kung saan patuloy sa paghimay, no? At sabi nga niya mga abayan, ito ay abuti ng mga 2 oras sa paglilinis bago dalhin sa may palengke upang ibinta mga abayan. So sa halagang 50 pesos, 1 kilo po yung ng tahong. Yun yung makukuha, no? Talagang 50 pesos. So mga abayan, ito talaga yung pinakapatunay talaga na habang lumilinis yung karagatan ng Manila Bay, ayan, maliban sa buhay na tahong ang inyong masasaksihan o inyong makikita, pati mga alimasag, isda, talagang dito nagdagsaan ang mga abayan sa patuloy na paglinis nitong ang dagat sa may Manila Bay. Ilang oras naman yung pag-harvest na yan? Kaya? Ilang oras. Bilis ka, no? Mm-hmm. Ilang kayo nag-harvest niyan? Dalawa po. Dalawa. Magandang hapon, ma'am. Anong masabi mo ngayon, ma'am, sa Manila Bay? Ito, madumi na naman. Dati malinis na eh. So, maliban naman sa observation niyo, ma'am, ano pa yung iba na ikita mo? Baka magtampo si ano nito, ha? Nagpa-interview ako. Si Galwasi, ato ka po. Maganda na siya ngayon, hindi katulad dati. Eh, kaya lang,
lang, parang may mga binabanggit kayong mga basura. Sabotage na nangyayari. Pero sana naman walang ano. Kumbaga talagang galing lang sa ibang bahagi, ma'am, no? Pero malay natin, di ba? Kasi di ba dati natatandaan mo yung mga konting container na mga basura na galing sa ibang bansa? Yes, ma'am. Malay mo, di ba? Ganun ang mga nangyayari. Kunyari, dadaan lang sa parko, pero bubuhos nila ito. Posible din yan, ma'am. Di ba? May mga kasabuan. Malay natin. Pero ano lang yun, ha? Malay lang. Hindi naman, hindi naman natin pwede sabihin yung mga sila na ano, baka may magaling. So maliban dun, ma'am, sa iyong mga naobserbahan, ma'am, anong masasabi mo dito, ma'am, sa inyong nakitang tahong na yan na sobrang dami ngayon na hinihimay nating kababayan? Masarap na yung tahong dito. Tsaka ang dami, ang lagi ng kanya karaan. Ang dami, ma'am, no? Ayan. Sobra. So yun. So ma'am, sa mga lagi naka-antabay, naka-subaybay sa Manila Bay, sa mga viewers natin, lalo na sa ibang bansa, ano yung pinaka-ano, ma'am, mensahe para patunay na talagang yung Manila Bay ay lalo nang lumilinis? Mensahe, sana yung mga tao magkaroon ng concern sa dagat. Hindi lang dito sa Manila Bay, kundi sa iba-ibang parte nitong Bayo. Kasi kung tayo dito sa Manila lang magkakaroon ng concern, ay yung ibang lugar sa Cavite, sa iba-ibang mga lugar, hindi sila concern. Wala rin, useless lang ang pag-aano natin dito. Useless lang ang pag-release dito ng Manila. Dapat lahat ng nakadikit sa Baywalk or sa Manila Bay, pagtulong-tulong mag-release. Di ba dapat ganun? Hindi yung parang ano. Yes, ayan, ma'am. Diba, kusa lang yung parting nakikita ng mga turista, doon lang mag-release ng ibang mga tao. Dapat pati doon sa kanila kahit na kumbaga lahatin na, ma'am, no? Para talagang hindi na kumalat yung mga basura. Tsaka ano suggestion na, yung matagal ang sinasuggest ng iba. Yes, ma'am. Magkaroon na lang yung parang harang ba? Yung parang net. Oo, yun. At least kung ano, isang hakutan na lang gano'n, diba? Maganda yun, ma'am, no? Yes, ma'am. Ang ganda rin na suggestion, ma'am. Kasi pag sumiksik ka sa bato, mas lalong mahihirapan yung mga DPS. Ay, yung mga DPS. Pipis Mandaragat, tsaka Astero Rangers. Mas napagod na siguro sila dahil, kasi alam ko pa ganitong oras may nagwawalis pa dito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ako, bakit ngayon wala na? Hindi naman natin sila masisisi kasi tao lang sila, hindi naman sila robot. Napapagod rin. Diba? Okay. So, ma'am, bilang ano na rin mo sa ating viewers, pag kahit ma'am, nicknames mo lang, ma'am, pwede ba nating malaman, ma'am? Erica. Hi, Miss Jula. Hi, Mr. Kalman. Ayan, si Ma'am Erica, mga kabayan. No? At salamat, Ma'am Erica, sa pagpaunlak, ma'am, sa aking interview. No? Kahit biglaan tayo, no? Dahil talagang alam ko naman, ma'am, na talagang napakabait mo, ma'am. Kasi talagang alam ko, ma'am, na palagi kang sulit sumusubaybay sa lahat nagkaganapan dito sa May Manila Bay. Ilang taon na ako dito sa Baywalk, no? 90s pa lang, nandito na ako. Dami na namin grupo dati dito, kaya lang talagang mainit eh. Ayan. Yung kulay ko dito na. So Ma'am Erica, maliban doon, Ma'am Erica, isang last question na lang, Ma'am Erica. Ma'am, sa October kasi ito ay nasabi magbubukas na. So Ma'am, mag-swimming ba tayo rito, Ma'am? Siyempre! Di pa nga nagbubukas, nag-swimming. Ayan. Ma'am Erica, maraming salamat, Ma'am Erica. At magandang hapon, Ma'am Erica. Ayan. So yun, mga abayan. Ito po yung ating update sa ngayon, no? Kung saan ating naaktuhan mismo yung kababayan natin dito na naghihimay at naglilinis ng kanilang nakuhang tahong ngayong araw dito sa May Manila Bay. At syempre po, ako po napapasalamat sa palagi niyong suporta sa aking YouTube channel. At sana po sa mga bagong pasok po dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe or magbigay po ng mga komento and suggestion dito nga sa aking video sa araw na ito. Maraming salamat, mga abayan. Ingat po tayo palagi. More power and God bless us all. We'll be right back.